Good morning po, sir. Malinaw po ako. Okay po. Good morning po sa ating lahat. Mag-start na po ba ako? Pwede na po. So, sino po yung mga ano natin? Mga... ano po natin? Nakasama po sa Google Classroom. Pasensya na po at ngayon lang po ako nakapasok. Okay. Pasensya na po. Ano? At marami po kasi akong schedule ngayon. Isama ko na rin po ito. Okay, balik po ako sa pagbati po ulit sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ako po si Lieutenant Arlene Gwen Suseto Medina. Kasalukuyan po ako naka-assign sa First Mobile Force Company. Nakagraduate po ako sa JRI noong taong 1995. Pasensya na po kung walang po ako malakas sa signal sa gilid. So, binayos ko lang po yung wifi. Okay na po siya ulit. Balik po ulit ako. Okay, so start na po tayo. Sensya na po ne, medyo ano po yung signal ko. Okay, mag-start po ako. Nung matatandaan ko po kasi, taong 1995, ang mga most memorable experience ko as a JRI student, mag-start ako nung foundation day. Parang i-share ko lang po sa inyo yung mga naaalala ko nung panahon na nandiyan pa ako sa JRI. Nung foundation din, alala ko nasa jail boot, nahuli ako noon that time. Bawal daw po kasi yung naka-red. So dahil naka-red t-shirt ako that time, so kasama ako sa mga nakulong. So ito parang naging inspirasyon ko na na-inspire ako parang dito parang dito nag-start kung bakit ako naging pulis ngayon. Para sa susunod ako naman po yung manghuhuli. Parang ganun. Kidding aside lang po. Medyo kinakabahan po kasi ako. So, paano ako mag-i-start? Kasi ito po yung first time ko na makakaharap po sa isang virtual meeting. Na walang parang magre-reminis po ba ako? Paano po ba ako mag-start? Pero yun po yung unang pumasok sa isip ko na naalala ko nung panahon na nasa JRI po ako. So sa mga favorite teachers ko naman, na naalala ko po, si Ma'am, ang nag-invite sa akin para maging guest speaker niyo, si Ma'am Bernadette Kalibag, isa sa mga paborito kong teacher nung panahon na nasa JRI ako. And sa ating, ganun din si Ma'am Alice Valencia, na kasalukuyang principal ng school. So, yun po yung mga naaalala ko nung panahon na nandiyan po ako sa JRI. So, kung mag-start po ako sa current occupation and responsibilities ko po, I have a total of 24 years in government service, 6 years in municipal office, Municipal Government of Orani, under the Assessor's Office, and 18 years in with the PNP. So, nag-start po ako 1998 as assessment clerk sa munisipyo po ng Orani. Taong 2004, nagkaroon naman po ng pagkakataon para makapasok po ako sa PNP bilang women's desk po ng Orani Municipal Police Station for 15 years. At present naman po, trabaho po, ang rango ko po ngayon is Police Lieutenant for 3 years under Police Mobile Force Company o tinatawag na PMFC. So yung trabaho po namin as sa PMFC, to win the heart and mind of the indigenous people, mga katutubo, to prevent them from joining the Communist Party of the National People's Army.
ang tinatawag na mga LPA. Ang trabaho po ng kapulisan ay ilapit kami sa komunidad. Recently, we had the Talipapa project wherein we bring the local products of our Katutubo to the bunker which are sold to the public. So meron po kaming project ngayon na kung saan ang ating mga Katutubo ay nagbebenta ng kanilang mga produkto na kasalukuyan po na every Friday nandito po sila sa bunker. So iyon po yung isa sa mga responsibilidad namin na para ma-win ang puso ng ating community. So nagsiserve din kami sa mga different stations na kung saan we are doing various operations like anti-illegal gambling, anti-illegal drugs, and search for the most wanted persons. As a women's desk naman po ng Marani Police Station, nag-serve po ako for 15 years. Ano po? Humahawak po ako ng, at nag-iimbestiga ng lahat ng kaso ng mga kababaihan at ng mga kabataan natin, lalong-lalo na po yung mga minor de edad. Nagpo-file din po ako ng kaso sa prosecutor's office. Nag-a-attend din po ako ng mga hearings sa regional trial court. Sometimes, nagka-testify din po ako sa court as witness. Shock absorber po ako ng lahat ng kaso ng mga kababaihan at mga kabataan. I like na parang ako po yung ina ng bayan ng Orani na kung saan nagpoprotekta ng mga kababaihan at mga kabataan. So, pagka po may question, pwede pong ano, naririnig po ba ako? Okay po. Dira-diretso. Okay po. So, ang my career journey naman po, unang-una po, nakapagtapos po ako ng two-year junior secretarial tours sa Bataan Colleges, Balanga, Bataan po. Noong taong 1998, napasok po ako sa munisipyo at nagkaroon din po ng pagkakataon na maging working student po at nakatapos naman po ako ng Bachelor of Science in Accountancy. So, ang trabaho ko po, working student po ako, assessment clerk sa umaga, estudyante po sa gabi. After finishing po ng aking four-year course, I've been encouraged to take the PNP exam for career growth and more opportunities. I passed the exam, kaya nakapasok po ako sa PNP. For promotion naman po, I took up criminology. Ito po yung study of crime. Inaaral yung mga psychological behavior, pati na yung mga utak ng minds of ng mga criminals na nagde-develop ng mga policy and strategies to prevent crime. Normally, it will take 4 years to finish criminology. But since graduate na ako ng four-year course, pwede ko na siyang makuha in 6 months. After finishing criminology course, I took the board exam and I passed. Doon na nag-start ng aking promotion po to officer level. And to accelerate po ng promotion, nag-take din po ako ng qualifying exam na nakapasa po ako. Kaya na-promote din po ako ngayon sa current position ko po as a police lieutenant. So ano po ba yung mga factors para yung ma-contribute sa success ko po ngayon na nai-enjoy ko. Sa tingin ko po at sa experience ko po, sipag at syaga, yun po yung sikreto. At i-describe ko naman po yung nature ng trabaho ko. So, it's a public service. Paglilingkod po sa kapwa-tao, kaya fulfilling po talaga siya.
may nagagawa ka para sa makatulong po sa kapwa. At dahil naglilingkod po kasi tayo sa ibang tao, yun din yung dahilan kung bakit napunto po ako sa position ko ngayon. So, madidescribe ko po yung trabaho. Paano po ba? Always serve with the heart. Ang PNP po kasi, para siyang military training, na kung saan kailangan ng self-discipline, always punctual, and organized and systematic. So yung ating pointers on choosing a career path for the junior and senior high school always high school students, always do your best. Ang totoo, kung minsan mayroon tayong gustong marating o may mga pangarap tayo, pero hindi natin nakukuha kasi nalilimit tayo ng personal circumstances. Like example natin, yung limited finances ng mga magulang natin. Pero kung ibibigay natin yung best natin sa anumang circumstances o kalagayan, meron tayo, aalingin din natin in time kung ano man ang pagsisikyapan natin. And in turn, pwede rin natin makuha yung mga bagay na pinapangarap natin dati dahil sa pagsisikap natin. Kung ang sitwasyon mo ay naman ay gusto mo ng career and you have the support of your parents, good for you. Kaya give your best. Pero kung ikaw naman ay undecided kung anong course ang ipurso mo at may advice ang mga magulang mo, listen to your parents and give your best pa rin sa course na in-advise nila sa iyo. Kasi hindi iyon ang magiging kawalan sa iyo or in fact, magiging magandang foundation ito upang sa iyo pag alam mo na ang gusto mo. Kaya always give your best shots in whatever circumstances you may have. Sir? Yun po. Yun naman po yung aking na-discuss po sa araw po na ito. Regarding po dun sa kung may mga question po yung mga estudyante natin, pwede po akong sumagot sa kanila. Sa panahon po ngayon ng pandemya po, gaano po kahirap yung role po ng military po ngayon po? So ngayon kasi, kami yung nagmamonitor kasi ng mga COVID monitoring. So, Hello po, good morning, sir. Sir, good morning. Paulit nga po nung question po kasi, nagchachapi po kasi ako. Sa panahon po ng pandemya po ngayon, gaano po kahirap yung role po ng military po ngayon? Kung gaano kahirap ang sitwasyon? Yes po. Kung gaano kahirap ang trabaho. Kasi as a frontliner, kami po yung nagmamonitor ng lahat ng mga cases sa buong Bataan, kung sino yung mga nagpa-positive. At kami din po yung nag-a-assist sa kanila. Nagbibigay po sa kanila ng assistance para
makatulong kami sa kanila. Sir, good morning. Maririnig po ako? Yes po. Yung question ko po is, what is the most controversial or hardest case po na na-handle nyo po as a policewoman po? Hardest case? Ako kasi yung mahawak ng mga rape case sa bayan ng Guarani. So, yun yung pinakamahirap na part kasi lalong-lalo na pagka minordidad ang aking kliyente. Yun po, yung sa mga rape cases. Kasi mararamdaman mo kung gano'ng kahirap, kasakit yung pinagdaanan nila. May questions pa po? Yes, pa. Bilang isang woman po na nagtatrabaho sa isang male-dominated na field, naka-experience na po ba kayo ng mga misogynistic na treatment sa trabaho po? Mm-hmm. Pakiulit nga po. Medyo, ano po, no, malabo po kasi ang dating. Bilang isang woman po na nagtatrabaho sa isang male-dominated na field, naka-experience na po ba kayo ng mga misogynistic na treatment po sa trabaho po? Sir, sir, hindi ko po maintindihan yung tanong ni ano, ng estudyante natin. Apa? Opo, mga discrimination po on women. Kasi po sa ngayon, meron na po tayong gender equality. Dinidiscuss na din po sa mga kalalakihan na pantay-pantay na po. Even po sa aming mga kapulisan, na pantay-pantay po ang treatment sa mga babae at mga kalalakihan po natin. So sa akin po, wala po ako na-encounter pa. Kasi naaaral na po namin ang gender equality. Even sa mga kapulisan natin, ng mga kalalakihan, binidiscussan din po sila na pantay-pantay na pagkilala po sa mga kababaihan at mga kalalakihan po natin. Opo. Opo. Sa ngayon, mula naman po nung marami na po din kasing pagkakataon na nakahawak na po ako ng mga kaso. Pero nung mga panahon po na yon, hindi po pa naman naranasan na naging na threaten po ang buhay ko.